ang katong pagpakasal, kunwari, nakasal na mo, oh, dapat within the, kung midline sales na siya, within 15 days, maparistro ninyo ang inyong marriage certificate. Mm-hmm. Then, kung exempted sa license, eh, 15 days naman ang allowed ato. After 15 days, kung license ang imong gigamit, considered as late na to siya. Ah, okay. So, ang within 30 days, katong mga exempted sa license, dapat within 30 days, dapat maparistro po ito nimo ang imuhang marriage certificate para ayun, ma-considered as late. So, wala ba yung violation, sir, if ever malate ana? Or actually, wala may violation, wala pero oh, ma, dito lang, naalam ito yung gamay ng aberya, kay late to post 14 days naman po. Oh. Kaya mag-execute na po tayo ito, gamit of delayed registration, pwede na po itong at the back, perma, so, hindi din mo makikita na yung marriage certificate. Oh. Tungod ako ng post na 10 days. Mm. So, importante na nga ila yung i-follow kung unsay unod sa mga pizza dito nga ilang i-sukad nila pag-apply para po nga sigurado ito nga wala ni aberya. Oo, wala ni aberya. So, inani siya. So, how about sa inyohang ginahimo karon pagbisita sa mga barangay regarding anong mobile registration na ito, no? Mm-hmm. So, kumusta sir ang response ni sa itong different barangay? Sugod na may uga ito po sa mga barangay. Uh-huh. May mga request ang barangay. Ginakita na po na mo karon sugod. Basta nila lang buhaton kung naba sila araw sa barangay. Mm-hmm. Request lang sila sa Office of the Mayor with one copy for this one ang registrar. Pag okay itong kwan na pwede bisitahon, antuan po naman na. Mm-hmm. Kaya, dito, dalon po namo ang serbisyo sa tanan, gikan sa birth, marriage, death. So, kung aduna sila yung mga plano nga pagpakasal sa lugar, mostly, si Beer may mukasala na. Oh. So, ang ginabuhat na lang namo, i-entertain na mo daan itong mga requirements, kung unsa itong mga requirements, para ma-check na mo, kung okay ng requirements, then i-set na mo ang kasal. Mm-hmm. Mm, para. So, for example, si Mayor ang magkasal or doon na designated niya mga kuan, kaning representative nga katong license nga magkasal, no? Okay, ang license sa amuha man na i-apply. Oh, so, oh, oh. Check po naman kung kinsa po itong allowed lang sa exemption sa license para ma-avail po doon nila itong other nga article nga. Article 34 na living together at least not less than 5 years. Ayun. So, kung ma-avail to nila, yung uban, dili ka-avail sa Article 34, ato na mo ginahulog sa license. Okay, abin mo sir, dako po na siyang tabang, no? Labi na ka itong mga nagpuyo na yung tao, no? Das-das ng mga panahon niya, more than 5 years niya, na sila anak niya, wala pa sila capability magpakasal. So, dakong tabang niya siya, nga programa niya sa LCR, no? Opo. Na matabangan sila. Kung sa'yo mga requirements ilang himuunan ni sir, or kung sa'yo ilang angay nga buhaton nga makaduol sa inyo ha para matabangan? Oh, ang ila lang buhaton. Kunwari, na sila sa barangay, mo-coordinate lang sila sa barangay. Kung makita sa barangay nga, medyo number of kwanget ba? Number of couples na, oh, na gusto at plano nga magpakasal. So, ang barangay na mo-request sa kwan, sa LCR nga magkandak o ga mayari nga ng interview. Mm. So, before interview, amo sa i-require nga napan yung briefing nga ginabuhat. Mm. Kung saan ilang dalahon. So, kasagaran na na, pina-require na mo sila o padala o ka ng birth certificate as okay, ilang yung identity. Okay. Kasi bilhin na sila mao ang mga tagtungod. So, itong birth, dito po na ito basihan ang ato ang entry sa ato paghimo sa application sa marriage sa Lakon. Whether po have a license para at least mujahid po itong ilang mga dokumento sa marriage o sa ilang birth. Mm. Pero kung may error sa ilang birth, dili po na mag-encourage na ipalo ang birth na naimali. Okay. Dapat tumano nila itong tama para later on, ang katong mali nila sa birth, mga ito'y dapat i-correct para hindi nabugat ang birth na lang ang ito kung may problema sa birth. Mga na lang ito atong i-correct. Para ang marriage sila, intact na siya. Ayun. Tama na. Wala na mali. Mga naman.